Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte! Hindi dahil sa swerte, magsumikap kayo! Baka naipit lang, ibahin natin ang channel. Narinig na po ba ninyo ang mga sinasabi ng iba na malas daw po ang mag-alaga ng rabbit? Ha? Totoo po bang malas talaga ang mag-alaga ng rabbit? Hindi totoo yan. Rabbit, pag-usapan po natin mamaya yan dito sa Rab Guitar Channel. Magandang araw po mga classmate o anumang oras ninyo napapanood ang vlog natin ngayon. Maraming salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na ibinigay po sa atin at muli po ay nakapag-vlog po tayo. Maraming salamat din po sa mga nakasubscribe na po sa ating Rab Guitar Channel. Anak po, maraming salamat po. Sana po ay hindi lang po kayo nakasubscribe sa aming channel. Sana po ay natatapos din po ninyo yung aming vlog o yung aming video para kumpleto po yung detalye na dapat po nating malaman. Katulad po ngayon, ang pag-uusapan po natin ay kung totoo po ba yung sinasabi ng iba na malas daw po ang mag-alaga ng rabbit. Hoy! Hoy! Hindi totoo yan ha! Siguro naman po ay may narinig na kayong ganun. Kaya po siguro na-click po ninyo itong video natin ngayon. Dahil siguro may narinig na kayo na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. So totoo po ba yun na malas ang ating pag-aalaga ng rabbit? Hindi totoo yan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At sana po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe na po kayo sa aming channel. At sa mga naka-subscribe na po, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at sa inyong matiyagang panunood sa aming mga vlog. You come to the right place, my friend. At sana po ay naklik nyo na po ang ating notification bell para po updated po kayo sa mga vlog na aming ina-upload dito sa YouTube. Ako, hindi pa. Alam niyo po mga classmate, yung napakinggan ko po ito, malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. Nagkaroon po ako ng idea na ito po kaya muna ang gawang ko ng vlog sa araw po na to. Dahil siyempre bilang nag-aalaga ng rabbit, so nakakarinig ka ng mga ganun na malas nga daw po mag-alaga ng rabbit. So napapaisip ka, bakit ganun? Sinasabi nila na malas daw po ang mag-alaga ng rabbit. At siyempre alam ko po, madami sa inyo sa mga nakasubscribe na sa ating channel na nag-aalaga ng rabbit tulad ko po. Siyempre, mapapaisip ka po talaga bakit may mga ganun tao na nagsasabi na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. Talaga? Pero para po sa mga bago lang po sa ating channel, so kung napadaan ka lang po o nasilip nyo lang po yung ating video dahil interesado kang malaman kung bakit malas o totoo po bang malas na mag-alaga ng rabbit, ay hindi lang po isang miss yung ating o isang subject lang itong ating channel. Nag-upload din po ako ng mga katulad po ng YouTube tutorial, video editing, guitar tutorial, at nagre-review rin po tayo ng mga product na nabibili natin sa online. So sana nakasubscribe ka na po at na-click nyo na po ang notification bell para updated ka po sa mga vlog na ating ina-upload. So balik po tayo mga classmates sa ating topic. Totoo po bang may mga tao na nagsasabi na malas nga daw po mag-alaga ng rabbit? Siguro ang marami sa inyo may narinig na pong ganun na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. Ayaw mo yata magtiwala sa amin eh. Magpiplay po ako sa inyo ng mga ilang video clip. Talagang may mga tao na nagsasabi na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. Mamaya po piplay ko po sa inyo. Kapiraso lang po kasi para po sa inyong kaalaman ay ang ating pong channel ay nagkaroon na po ng warning. Dalawang warning na pong violation ang ating natatanggap mula kay YouTube. Dalawang beses na yan! So, nag-iingat po tayo ngayon. Kaya meron mo akong ipiplay na mga video. Mga paunti-unti lang po siguro. Nasa pakita ko lang po sa inyo na may tao talaga na nagsasabi na ito daw pong pag-aalaga ng rabbit ay malas nga daw po. So alam ko hindi lang naman po siya ang nagsasabi ng ganun. Marami din po siguro. O may narinig na rin po kayo, maaaring kapitbahay ninyo, kaibigan o kamag-anak na nagsasabi na
Huwag kang mag-alaga ng rabbit kasi malas nga daw po. Pero kung interesado po kayo na malaman kung bakit pa ako nagkaroon ng violation, i-click nyo lang po itong thumbnails na to. Pakihanap nyo lang po sa ating playlist. Ayan po, nagkaroon po ako ng, binigyan po ako ng email ni YouTube na may violation po akong nagawa. So, nandiyan na lang po, panoorin na lang po ninyo yung detalye. Napanood ko po ito. So, unang-una pa nga po sa kanyang listahan sa mga hayop na, o yung mga hayop na hindi dapat nating alagaan dahil nga daw po, malas nga daw po. So, sabi pa niya, yung unang-una daw sa listahan ay ang rabbit. O, painggan lang po muna natin sandali yung kanyang sinasabi na yung nga daw pong unang-unang hayop na hindi dapat nating alagaan ay ang rabbit. So, ito po, painggan po muna natin. Unang-una po dito mga bossing ko ay ang rabbit. Ang rabbit ay hindi kagandahan sa loob ng ating bakura. Hoy! Hindi totoo yan, ha? Ayan po, napakinggan naman po ninyo ang sinasabi niya. Yung po, unang-una nga daw po sa kanyang listahan ay yung rabbit. So, hindi nga daw kagandahan na alagaan. At ito nga daw po ay napatunayan niya na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. At yun din daw po ang kanyang naririnig. So, painggan po muli natin yung kanyang sinasabi. Po ay huwag po ay mag-aalaga ng ganito. At ito po ay proven. At nasaksihan ko din. At yun din po yung aking mga naririnig. Liwanagin ko lang po mga classmates, no. Hindi po layo ng ating channel na siraan ng kahit na sino man. Ang gusto ko lang po ipakita sa inyo na may tao talaga na may nagsasabi. Ewan ko kung saan po niya nakuha yun na hindi mo alam. Na sinasabi niya na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit at unang-una pa sa kanyang listahan. So hindi ko alam kung ano yung kinuna niyang batayan doon. Pero alam ko ang marami na po o kalat na din po yun yung mga nagsasabi na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. Paano masabi? Huwag po sana tayo, classmate, magalit sa mga taong nagsasabi na malas daw mag-alaga ng rabbit. So, opinion po nila yon. Bahala po sila ron. Huwag po tayong makipagtalo o makipag-away sa kanila. Pakinggan lang natin kung ano ba yung sinasabi nilang malas. O kung may tatanong ba natin sa kanila kung ano ba yung batayan nila o ano saan ba nila kinuha yun na bakit sinasabi nilang malas yung mag-alaga ng rabbit. Siyempre, dahil sa bilang nag-aalaga tayo ng rabbit, siyempre, masasaktan ka rin o mapapaisip ka rin bakit sinasabi nila na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. So, huwag po sana nating huwag tayo magalit sa kanila. Ayan po ah. Tuloy po natin mga classmate, ano naman po ang nasabi niya dun sa mga nagtitinda o sabaw, nakakita po tayo ng mga nagtitinda sa palengke ng rabbit sa mga pet shop. So ano naman po yung kanyang masasabi naman? Kasi po ako po ay nagtitinda rin po ako ng rabbit sa palengke dito po sa amin. Noong nakaraan lang tinda po ako ng rabbit dyan. So shout out po sa mga nakabili po sa akin ng rabbit. Maraming salamat po sa inyong pagbili. At naku, maraming salamat po. Sa first week or second week ng February, baka po makita po ako ninyo ulit dyan. Hindi ko lang po nakuha kasi yung mga pangalan nyo. Sana nabanggit ko po ngayon sa ating vlog. Shoutout po sa inyo. Sa ulitin po, baka pag nakakita ko po kayo, makuha ko po yung inyong pangalan o makunan ko po kayo ng video para mapakita ko po kayo dito sa mga vlog na ating susunod na gagawin. So, yun po, bilang nagtitindan na rin po ng rabbit, so ano daw po ang kanyang masasabi naman kung meron tayong nakikita nagtitinda sa mga palengke o sa mga pet shop. So, pakinggan po muli natin. Marami na akong nasaksiyan na negative po yan. At talaga naman kung kayo nakakita sa palengke ng mga nagtitinda na rabbit o kaya sa mga pet shop, naku, huwag nyo nalang pansinin. No! That's not true! He's lying! The truth is a... So, yan po mga classmate. Napakinggan po ba ninyo mabuti? Sinasabi niya kung nakakita daw tayo sa palengke ng mga nagtitinda, kahit sa mga pet shop, huwag daw pong pansinin kasi yan nga daw po ay negatibo. Kayo po mga classmate, ano po ba ang opinion ninyo? Naniniwala po ba kayo na talagang malas ang mag-alaga ng rabbit? Maka naman po pwede ko pong mahingan yung inyong opinion. Pakicomment nyo lang po sa comment section ng video na to. Babasahin ko po kung ano naman po ang side naman po ninyo. Ito yung matagal ko lang pinakahihintay.
Naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ng iba na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit? Ayan. Sana po ay i-comment nyo po ako para mabasa ko po kung ano naman po ang inyong masasabi. Ano sa palagay nyo? Sana po muli ay huwag po tayo magagalit po sa kanila kung sinasabi po nila na malas ang mag-alaga ng rabbit. Asipin na lang po natin, baka po siguro hindi lang po nila alam yung kanilang sinasabi. Mamaya po, malalaman po natin kung ano naman po ang talagang totoo. Dapat po ba tayong maniwala sa mga ganitong sinasabi ng iba nating mga kababayan na malas na mag-alaga ng rabbit? Ito po ba ay may katotohanan? Ayan po, mamaya po, sana hindi nyo po ini-skip-skip yung ating video. O sana po at natapos po ninyo para kompleto po yung detalye na ating malalaman. So, painggan po natin ulit. Ang dami mga pagsubok na dumating. Nagkaroon pa ng mga pag-aaway ang buong pamilya. Hindi magkasundo. Ang nagkadawatak-watak. Yung mga ganon. Yung po mga bossing, negative po ang rabbit. Sure ka po? Ayun po, napainggan po siguro naman ninyong mabuti na doon daw sa isang pamilya, hindi raw nagkakasundo-sundo. So, maling salita, magulo yung pamilya. So, negative nga daw po yung rabbit. So, yung po bang pangyayaring na yun sa pamilya na yun, dapat po ba nating isisi sa ating mga alaga, particular na nga po dito sa ating rabbit? Kasi hindi lang naman po kasi yung rabbit lang ang malas na sinasabi niya. Nagkataon lang na may rabbit tayo, kaya ito yung una nating tinapik. Meron pa po siyang mga ibang hayop pa na sinasabing malas alagaan. Ano yun? So, dito lang po muna tayo sa rabbit. So, yun nga po. Sinasabi niya na yung pamilya na yun, nagkaroon ng kaguluhan, magulo daw yung pamilya, hindi nagkakaintindihan daw yung pamilya na yun, nung mula nga daw mag-alaga ng rabbit. So, dapat po ba nating isisi yun? Meron pa po ba tayong alam na nagsasabi na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit? So, pakinggan po natin itong isa nating idol na vlogger. Meron din po siyang alagang rabbit. So, meron din daw po siyang... Mayroong nagsabi sa kanya na negosyante na malas nga daw mag-alaga ng rabbit. So, pakinggan po natin si shoutout sa iyo, idol na Royce Talusan. So, ayan po, isa rin po yung vlogger. Pakinggan po natin yung sinasabi niya na may nagsabi din daw po sa kanya na negosyante na malas nga daw po mag-alaga ng rabbit. So, ito po siya. Sabi sa akin na isang negosyante na ang rabbit daw ay malas. So, hindi ko alam kung bakit sinasabi nila na gano'n na malas daw ang isang rabbit. At nung nag-search daw siya, ano naman daw po yung nalaman niya? So, tuloy po natin ulit si idol. Nag-research naman ako, parang wala naman atang katotohanan yun. Guys, ang malas yung pag hindi ka nagsusumikap sa buhay, pag wala kang ginagawa sa buhay mo, yun, malas ka talaga dun. So yun po, kahit po siya, hindi rin po parang wala naman daw katotohanan. So, yun po yung sinasabi niya. Mayroon pa po tayo isang idol na may narinig din po na malas daw po ang mag-alaga ng rabbit. So, ito po si Sir Pops. Shoutout po sa iyo, Sir Pops. Maraming salamat po sa pag-share po ninyo ng mga tips sa pag-aalaga ng rabbit. So, pakinggan po natin si idol kung ano naman po yung kanyang narinig. So, ito po siya. Ang rabbit daw ay malas. Yan. Wala naman po talagang such thing na malas. So, ang malas po ay nasa tao. Yan po. So, hindi lang po tayo lang ang nakapakinig o nakarinig na malas nga daw po ang mag-alaga ng rabbit. So, sabi pa nga po niya, ang malas daw ay nasa tao na lang po daw yun. Dapat po ba nating ibaling sa ating mga alagang rabbit kung meron mang hindi magandang nangyayari sa ating buhay o sa ating pamilya? So, pakinggan po ulit natin si Idol Royce kung ano po yung kanyang masasabi. Huwag natin ibaling sa mga kuneho natin ng kamalasan sa buhay. Hindi totoo yun. So yun nga po, no, huwag po natin ibaling sa ating mga alagang rabbit kung mga meron pong hindi magandang nangyayari. So bakit po niya nasabi kaya yon? So tuloy po natin yung kanyang sinasabi. So nag-research naman ako, parang wala naman atang katotohanan yun. So yun, nag-search naman po siya. So nakita naman niya na wala namang katotohanan yung sinasabing maalas nga daw po yung rabbit. So tuloy po natin. Kasi may sinasabi rin po siya na kung yung rabbit ay nasa zoo, so okay lang naman daw po yun. So, ibig sabihin siguro niya, hindi naman malas. Pero pagka mag-alaga ng rabbit sa bahay, so yun nga daw po yung malas. O, sinasabi niya negative. So, pakinggan po ulit. Pero sa mga zoo, okay naman po yan. Pero yung rabbit sa bahay, eh hindi. Doon din po mabosing ko ang kwago. Kahit replika nga po ng kwago, yan po ay negatibo.
Very nice explanation, but wrong answer. So yun nga po, no? Ayan, narinig naman po ninyo na kung sa zoo, okay lang naman daw po. Pero kung sa bahay, ayun nga daw po yung malas. So negative daw po talaga ang mag-aalaga ng rabbit kung sa bahay. Paki-comment nyo naman po ako, mga classmate, mga idol, mga karabit dyan. Alam ko ang ilan po sa inyo, o hindi lang po ilan, siguro marami po sa atin ang nag-aalaga tulad ko po na dito lang po sa bahay. So kayo po, based sa inyong mga experience, meron po bang pangyayaring hindi maganda nung kayo ay nag-aalaga ng rabbit? Nagkaroon po ba ng kaguluhan sa inyong pamilya? O natawag nilang malas? Wala! Baka naman pwede nyo pong i-comment nyo po ako sa baba para matingnan ko po o mabasa ko po kung talagang mas marami sa atin yung mga naka-experience na hindi maganda mula nung nag-alaga siya ng rabbit. At sana po ay pakilagay nyo rin po kung meron kayong source o batayan kung bakit nasabi po ninyo na talagang malas po na mag-alaga ng rabbit kaya kayo tumigil sa pag-alaga ng rabbit. At kung hindi pa po kayo nag-alaga, parang nagdadalawang isip kayo mag-alaga dahil nga po meron kayong na-experience na o meron kayong kakilala, I mean na ganun ang nangyari nung mula nung nag-alaga ng rabbit, hindi naging maganda yung nangyari sa kanilang buhay. So comment niyo po ako sa baba, mga classmate. Nasabi po ni na malas po mag-alaga ng rabbit sa bahay pero sa zoo ay okay lang naman daw po. So paano po naman kaya yung mga nasa backyard? Iba po natin mga idol po kasi mga nasa backyard yung kanilang rabbitan. Iba naman po nasa labas ng bahay. No? Meron naman po may farm. May farm sila ng rabbit. So wala sa zoo. So paano naman po yun sila? Matatawag din, pasok din po ba yun sa malas na pag-aalaga ng rabbit? Ano ba yung tanong? Kasi ang nabanggit po niya ay sa zoo lang. So sa zoo okay lang daw po. So maliban doon parang wala na po siya nabanggit. So paano naman po yung mga nandun sa yung nga sa labas ng bahay, yung mga nasa farm, o yung mga nasa likod ng bahay, yung malas din po ba yun? Pakicomment nyo lang po ako kung sa tingin ninyo malas din po ba yun. Parang lumalabas po mga classmate, para sa akin po na conclusion ko lang, lumalabas po kasi parang pamahiin po yung lumalabas dun sa sinasabi nila na malas daw po mag-alaga ng rabbit. Parang wala pong iniwan dun sa sinasabi ng mga matatanda nung araw. O hanggang ngayon naman po, mayroon din pong mga nagsasabing gano'n na masama daw yung magwalis ng sa gabi dahil lalabas yung swerte. O diba, yung mga pamahiin na gano'n, parang gano'n lang po yata yan na malas nga daw po mag-alaga ng rabbit. So, yung pagwawalis ng gabi, sabi nila malas. So, mayroon nga po kung kilala mayaman, nagwawalis din po yun ng gabi. So, awa naman po ng Diyos, hindi naman po sila naghihirap. O paano naman po yun? So, hindi po totoo yun, di ba po? So, mga pamahiin lang po siguro yan, mga ganyan. So, pamahiin din po siguro yan yung sinasabi nila na malas mag-alaga ng rabbit. Tumama din! Tumama din! Tapos kung naalala po nyo yung sa pangmalas bukod sa rabbit, yun. So, pahinga natin. Pero sa mga zoo, okay naman po yan. Pero yung rabbit sa bahay, hindi. Doon din po mabosing ko ang kwago. Kahit replika nga po ng kwago, yan po ay negatibo. Sorry. Hoy! Hindi totoo yan, ha? So yun po, malas nga daw po yung rabbit. Tapos, yung pag-alaga ng rabbit. O kahit nga daw po yung replika, yung litrato. Malas din daw po. O yun po yung sinasabi po niya. Meron po akong ipi-play po ulit sa inyo na ito po si Idol Maestro Guro. Ito po ay may alaga po siyang kwago. So pakinggan naman po natin yung side niya kung ano naman po yung masasabi niya tungkol dun sa sinasabing malas din po ang mag-alaga ng kwago. So play po natin. Nakapag tayo daw po ay nakapag-alaga ng kwago ay mamalasin tayo. Hindi po. Mali po yun. So yun po yung sinasabi niya. No? Mali daw po yun. So yun po bang pag-alaga natin ng hayop na sinasabing malas? Particular nga yung rabbit o yung kwago.
at kung ano pang mga hayop na sinasabi nilang malas. Ayun po ba may kinalaman sa kamalasan o swerte na nangyayari po sa atin? Wala! Pakinggan po ulit natin si Maestro Guro. Ang pag-aalaga po ng hayop ay walang kinalaman kung siya ay siswertihin o mamalasin. Bakit naman po ako siniswerte? So yan po ang sabi ni Maestro Guro. So bukod po doon, sino po yung gumagawa ng kapalaran? Pakinggan po natin muli si Maestro Guro. Tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran at hindi ang mga hayop sa ating paligid. Yun po ang tatandaan ninyo. Very nice explanation. Siguro naman po ay sumasang-ayon naman po kayo sa mga idol natin na nagsasabi na hindi naman totoo na malas ang mag-alaga ng rabbit. Kung ako ang tatanungin, siguro yung mga sinabi ng ating mga idol na rabbitero na di hamak namang nauna sa akin mag-alaga ng rabbit. So wala naman silang sinasabing bad experience o hindi maganda mula nung sila'y nag-alaga ng rabbit. At kung dun sa sinasabi naman ni Bendao na nakita niya na talagang hindi maganda mag-alaga ng rabbit sa bahay, so siguro yung mga nakita niya na mga nag-alaga ng rabbit, nagkataon siguro na hindi naging maganda yung kanilang buhay nung nag-alaga ng rabbit. So sabi nga nung isa nating idol, hindi dapat natin isisi sa hayop o sa rabbit yung mga hindi magandang nangyari sa atin. Tama! Tama! Kaya siguro naisip ng iba na malas mag-alaga ng rabbit, siguro nakita nila na hindi naging maganda yung naging buhay ng mga nag-alaga ng mga rabbit. So paano naman po yung mga nakita natin, di ba, na hindi naman minalas nung nag-alaga ng rabbit? Yes. Iba nga yumaman pa. O yung iba may farm na nga po ngayon. So marami tayong makikita ganyan sa mga nagbablog sa YouTube. So may mga farm na o masenso na sa pag-alaga ng rabbit. So paano naman po yun? Kung malas, dapat hindi sila masenso sa pag-alaga ng rabbit. Totoo po bang malas talaga ang mag-alaga ng rabbit? Ang pag-aalaga po ng hayop ay walang kinalaman kung siya ay siswertihin o mamalasin. Bakit naman po ako siniswerte? O, siniswerte pa nga daw po siya. O, biruin mo, tinan niyo po yung kanyang channel, Maestro Guro. So, ilan po yung subscriber niya? 84,700 subscriber. O, yan po ba? Malas wow po ba naman. Yan? Naman po yung sabi wow. ni Idol Rosie Talusan. Wow. Tungkol sa kung malas po ba yung pag-alaga ng rabbit, totoo po ba yun, sir? So, wag natin ibaling sa mga kuneho natin ang kamalasan sa buhay. Hindi totoo yun. Sir, Talusan po, may alaga po yung rabbit. So, hindi naman po siya minalas. Pero tingnan niyo po yung kanyang subscriber. Nasa 2,460,000 subscribers. Wow naman! So, sana all. Wow! 2,460,000 yung kanyang subscriber. Sana all, sana ma-reach din po natin yung ganung subscribers. Siyempre, sa tulong po ninyo. Si Sir Pops naman po, ano naman po yung kanyang naging experience? So, pakinggan po natin si Sir Pops. Based sa experience ko, wala naman pong ganun. So, ako po, hindi agad ako naniniwala sa mga sabi-sabi. O, diba? Dapat you have to prove it. So, sa amin naman pong experience, sa akin naman po, ano naman po yung naging experience ko? Sa amin po kasi, bago po kami mag-alaga ng rabbit, may nangyari pong inanay ko po kasi na positive sa COVID noong March 21. So, naisugod po namin siya sa Philippine Heart Center. So, nalaman po doon na positive siya sa COVID-19. So, shout out po sa Philippine Heart Center. Shout out kay Sir Patrick. So, yan po yung naglilista nung hulog po namin. Kasi mayroon po kaming naging utang sa Philippine Heart Center. Naka-promissory note po kami, kaya po kami nakalabas ng hospital. Umabot po yung aming utang ng mayigit kalating milyon. Oh no! So yan, hanggang ngayon po inudugon po namin. Mahulog-hulog ka mo pa? So sa kagagawan po nung taong walang magawa, no? Kahit, ang laki na magiging kaso mo, tandaan mo! Na ginawa mo na mabuti, puro wisyo yung iginante. So, ano ba makapigil sa akin? Tandaan yun, tutuloy ko, demand ako, makakumulat! So, ganun naman po siguro talaga. Kahit naman po sa Bible, di ba? Sa Haring David. Dun sa, basahin lang po natin sandali, mga classmate, ha? Singit ko lang po. Nasa awit po,
109:5. At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. So yan po, may mga tao talaga na kahit ginagawa natin ng mabuti sa bandang huli, so ganun po talaga, may mga tao na kahit gawa natin ng mabuti, kung minsan ay ginaganti sa atin ay puro wisyo. Sabi pa nga dun sa verse 4, so dun pa rin po sa awit 109, verse 4 naman po, sabi, sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila, ngunit ako'y tumatalaga sa dalangin. So ganun po, may mga tao talagang ganun na puro wisyo ang atid kahit na hindi mo naman ginagawa ng masama. So kaya ipinapasa Diyos na lang po natin, bahala na po ang Diyos ang gumanti sa mga taong ganun. So sabi nga po sa sulat ni San Pablo, di ba, sa taga Roma, yung sa Roma 12, ang verse po ay 19. Ito naman po ang sabi, huwag kayong mga higantihan, mga hiniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So yan, mga classmate, kung meron din po kayong na-experience din na ginagawa ninyong mabuti, pero bandang huli, ginagawan pa kayo ng hindi maganda, so pabayaan na lang po natin sila. Hayaan nyo na po ang Diyos ang gumanti na lang sa kanila. Huwag na po natin silang gantian. Hayaan nyo na lang po. Nilipas din po yan. Wala kang puso! Wala kang kaluluwa! Yung pong pangyayari po na yun, matatawag ko po siguro na pagsubok sa pamilya namin. Wala pa naman po yun, bago po mangyari yun, may alaga kami, yung manok. Yun po yung manok na pangkatay. So, nagkaroon po kami noon dahil yung pamangking ko, may nakita siyang sisiw. So, binili nung kanyang mama, inuwi sa bahay. So, inalagaan namin, lumaki. Nung lumaki na, ginawa namin tinola. So, yun, bago pa po yung COVID. So, after noon, mga ilang buwan, yun nga po, nauso na po yung COVID. So, wala po kaming alagang hayop na noon. Yung time na yun na nagkaroon ng COVID yung aming nanay. So after nun, nag-umpisa kami nag-alaga ng rabbit November 21, 2021. Bumili kami ng isang pares ng rabbit dahil ang gustong-gusto talaga ng pamangking ko na si Prince Reben na mag-alaga po ng rabbit. Kaya po ako nainganyo naman po kung bumili o sumubok na mag-alaga ng rabbit. So nag-start po kami sa pares, nabili ko nga lang po yun sa palengke. Nabili ko po yun ng 500 sa pares. Mura lang yun! Gusto mo bigyan kita eh, may isa pa ako eh. Nalaking babae. So inuwi ko po sa bahay, wala pa nga po kaming kulungan nun. So parang ganito pa lang. Parang ganito pa lang yung aming pinaglagyan. So yan. So yan, November 21, 2021. So nakalabas kami ng hospital noon, April. So April, May, June, July, August, September, October, November. So pitong buwan. Magaling mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. After nung kami nakalabas. So wala naman, walang kinalaman po lalo na yon, no? Walang kinalaman yon. Kasi malayo na, pitong buwan na nakalipas. Siguro po yung iba sa inyo baka nagtatanong kung ano naman po yung masasabi ko, kasi yung mga pinilay po natin, mga sabi po yun ng ating mga rabbitero, mga nauna na pong nag-alaga ng rabbit. So kung ako naman po ang tatanungin, so wala naman pong kwenta yung sabi ko lang. So dapat meron po tayong source o mapagkukunan kung bakit natin masasabi na malas, o kaya bakit natin nasabing hindi naman malas o hindi naman totoo yung sinasabing malas ang mag-alaga ng rabbit. So wala po akong maisip na pwedeng mapagkunan kung paano po natin mapapatunayan o bakit tayo naniniwala. Ako po personal, hindi naman po ako naniniwala, no, na malas ang mag-alaga ng rabbit. Tulad po ng mga sinabi ng ating mga idol, mga kapo nating vlogger na napapanood sa YouTube, mga nag-aalaga ng hayop, pati kunar na itong rabbit.
Kahit po yung nag-aalaga ng kwago na si Sir Maestro, sinasabi nila na walang kinalaman yung hayop nating inaalagaan, kung ano man yung dumarating sa ating sinatawag nilang swerte o kaya malas. So wala pong kinalaman daw po yun. Tama! Tama! So sa akin naman, so, tama naman po yun. Wala namang kinalaman talaga. Pero ang sa akin, ang side ko naman po, siguro ang mapagkukunan ko po ng batayan o source para maniwala na hindi po totoo yung mga ganun na para lumalabas po kasi pamahiin na po yun eh. No, parang walang iniwan nga po sa sabi ko po kanina yung bawal nga mag-walis sa gabi. So, parang walang iniwan sa ganun, pamahiin. So kung ako naman po personal, siguro papansin po ninyo sa una nating vlog, sa mga vlog nating ginagawa, naglalagay po ako ng verse ng Bible. So, ma-idea na po kayo siguro kung ano yung aking source o mapagkukunan o kinukunan ng magiging batayan kung bakit po ako ninaniniwala sa mga ganun na mga malas o mga pamahiin. So, painggan po natin. Sana tiyagaan po nating pakinggan. Painggan po natin yung sinasabi ng Bible. Ang sabi po dito sa Deuteronomy 18, ang talata ay 10, huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o ng huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway. So dito po mayroon pong binabanggit. Sabi, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy. Yun po yung mga sinasabi ng kanyang anak na lalaki o babae o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin. So bakit daw po? Punta tayo sa 12. Diyan pa rin po sa Deuteronomy 18. Sa 12 lang po tayo, sabing ganon. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So lumalabas po dito sa lumalabas po sa ating nabasa na bawal po yung makasumpong sa atin kung tayo po ay naniniwala sa Diyos. So sinasabi po na huwag makakasumpong sa iyo o sa atin ng mga ganun na isa na nga po binabanggit yung pamahiin. Kasi ang sabi nga po doon sa nabasa natin sa 12, pasuklam-suklam nga daw po yun sa Panginoon. So yun po, kaya po ako personal, hindi po ako naniniwala doon sa sinasabi ng mga kababayan natin na malas po ang mag-alaga ng rabbit. Sana huwag po tayo magalit sa mga nagsasabi na malas po ang mag-alaga ng rabbit. Hindi lang po siguro nila lubos na nauunawaan o hindi po nila alam. O di naman kaya, siguro yung mga nakita kasi nila, nagkataon na hindi maganda yung nakita nila na nangyari sa buhay ng mga yun. Pero sana po makita rin po nila yung mga, yung ibang side naman, yung mga nag-aalaga ng rabbit na naging successful naman. O na yumaman na yung iba, nagkaroon pa nga po ng farm dahil lang po sa pag-aalaga ng rabbit. Tapos sana mas maniwala po tayo sa sinasabi ng Biblia o sa Diyos. Kung naniniwala po tayo sa ating mga sinasabi ng ating mga idol na mga rabitero na sinasabi nila na walang kinalaman o hindi sila naniniwala dun sa sinasabing malas na mag-alaga ng rabbit. So kung tayo naniniwala sa sabi ng ating mga paboritong vlogger o mga idol, mas maniwala po tayo sa sinasabi ng Diyos sa Bible na bawal po yung mga ganun na mga pamahiin. Isa pa po mga classmate, mga idol, di ba po ang rabbit? So wala naman pong duda na yan ay nilalang ng Diyos. Basahin po ulit natin ng Bible sa Genesis. Basahin po natin ang Genesis 1. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. So yun po, yun po yung sinasabi ng Bible. So, ang likha ng Diyos, sabi ganun, ay napakabuti.
So isa po ang rabbit sa nilikha ng Diyos. So mabuti po yun, hindi po malas. Diba yun po yung nakasulat eh. Diba po? O, basahin po natin ulit. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. So yan po, meron pa nga po sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Basahin po natin ang unang Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. O, yan po. Wala po tayo dapat na itakwil o hindi po totoo na malas. So, yan po mga classmate, mga idol, mga karabit. Sana po ay maging sapat po yan na maging panatag po tayo na hindi po totoo na malas ang mag-alaga ng rabbit, mapa sa bahay man yan, o mapa zoo, mapa farm. Tama! Tama! Diba, doon sa ating mga nabasa kanina. So, yun po ang mas tama o mas totoo, bukod po sa mga sinabi na po ng ating mga idol. Kaya mga classmate ha, baka isipin nyo, nasa ibang channel na po tayo. Hindi po, nandito pa rin po tayo sa Rabbital Channel. So, gusto ko lang po i-share sa inyo kung bakit po hindi ako naniniwala na ang rabbit ay malas. Tulad po ng mga sinabi ng ating mga idol, hindi po sila naniniwala na malas mag-alaga ng rabbit. So ako naman po, sinasabi ko po sa inyo, kaya po ako hindi naniniwala na malas ang mag-alaga ng rabbit dahil po sa aking mga nabasa sa Bible. So obvious naman po na nagbabasa tayo ng Bible dahil sa ating mga vlog. So bago po mag-start yung ating vlog, naglalagay po muna ako ng mga, o nag-share po ako ng mga verse ng Bible bago po tayo magsimula. So sana po sa mga gusto mag-alaga ng rabbit, huwag po kayong magdalawang isip kung talaga po gusto ninyo mag-alaga ng rabbit. So pasyal po kayo o dalaw po kayo sa ating channel. Kung gusto niyo po mag-alaga ng rabbit, meron po kayo dyan mapapanood na mga vlog, mga vlog po natin, mga tips kung paano po ang pag-aalaga ng rabbit. So doon naman po sa mga may alaga ng rabbit tulad ko na nag-iisip na tumigil dahil nga po sa kanilang narinig na malas nga daw po mag-alaga ng rabbit. So sana po ay pumanatag po tayo. Hindi po totoo na malas mag-alaga ng rabbit tulad po ng ating mga nabasa. So, mas maniwala po tayo doon sa ating nabasa sa Bible. Mas safe po yun. Meron nga po akong naisip na gawin kapag na-reach po natin yung requirements ni YouTube. Pag tayo po ay umabot ng 1,000 subscriber at nakakuha po natin yung 4,000 watch time, siyempre sa awa tulong ng Diyos, sa tulong din po ninyo, meron po tayong gagawin na basta abangan po ninyo pagka nandyan na po. Meron po kasing magsabi ng wala pa naman, baka hindi mangyari. Diba po? Siguro ganoon na lamang po. Maraming salamat po muli sa inyong matiyagang panonood. Sana po ay natapos nga po ninyo itong vlog. Maraming salamat po sa mga nakatapos ng ating video ngayon. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like at i-share po yung ating vlog para po malaman din po ng iba nating mga classmate na hindi totoo na malas mag-alaga ng rabbit. Kasi hindi po ako nagkakamali. Marami na po kasing nagkalat na ganyang paniniwala na malas nga daw po mag-alaga ng rabbit. So sana naman po ay malaman din po nila yung ating pag-aralan ngayon na hindi po totoo na malas mag-alaga ng rabbit. So kawawa naman po yung ating mga rabbit. Kita naman po ninyo, tahimik lang po yung ating mga rabbit. Di po katulad ng ibang hayop, yung alaga po namin dati, manok. So, maingay. Pagka umaga, tutulog pa kami. Umaga pa nag-iingay. So, ito pong ating mga rabbit. Ito. Tahimik lang po ito. So, ating guluhin muna. Hindi po sila nakasiksik sa kanilang mama. So yan po, wala pa po 1 month yan, nasa 27 days pa lang po sila. So yun lamang po siguro muna mga classmate, mga karabitero, mga karabit, mga idol. Sana sa susunod po nating mga vlog, sana ay matiyagaan nyo pa rin pong panoorin yung ating vlog para po
ma-reach po natin yung 4,000 watch time ni YouTube. At i-share nyo na rin po yung ating channel para madagdagan po yung ating mga subscriber. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po muli. Maraming salamat po sa Diyos. God bless po sa ating lahat. Ayon sa kasulatan, ang unang pupukol ng bato, pagkatama ng kapitbahay.